naman tayo ay dumaraan sa matinding pagsubok. Maging ito ay malubhang karamdaman, kapansanan, lubog sa kahirapan, suliranin o mga alalahanin sa buhay, at madilim na nakaraan. May mga dahilang nagbabago ang paniniwala ng tao dahil sa galaw at pagbabago rin ng mundo. Dumarating ang isang pambihirang pagkakataon o isang bagay na hindi man inaasahan ay magpapabago sa ating pananaw, pilosopiya at paniniwala sa buhay. Tuklasin natin ang naibang kwento ni Tio Simon at kung papaanong nabago ng isang bata ang kanyang paniniwala. Tio Simon Dula, Pilipinas, ni NPS Toribio. Ang dula ayon kay Aristotle ay isang masining at makaagham na panggagaya sa kalikasan ng buhay. Ito'y kinatha at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay sa wika, sa kilos at sa damdamin. Bilang sining, may layunin itong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe, makaantig ng damdamin at makapukaw ng isip. Mga tauhan, Tio Simon, isang taong nasa katangalian ang gulang, may kapansanan ng isang paa at may paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kanyang hipag na relihiyosa. Ina ni Boy, pamangkin ni Tio Simon, 7 taong gulang. Oras, umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo, sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuneko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng berheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip, samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae, saglit na sisipati ng ayos ng anak, saka ngingiti. Ina, uhayan, di nagmukha kang tao? Siya, dyan ka muna at ako naman ang magbibihis. Boy, sabi ko, ayaw kong magsimba eh. Ayaw magsimba? Hindi ma. Paggagalitin mo na naman ako. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umuagang ito ng pangiling araw? Boy, maiwan pa ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ina, ah, ang atiestang iyon? Ang patawarin ako ng Diyos. Boy, basta, maiiwan pa ako. Makipagkintuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagbintuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Boy, hindi mama, maganda ang ikikwento ni Tio Simon sa akin. Ina, gusto na, gusto na. Bago ako magalit ng katotohanan at umarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Boy, pero ina, gusto na sabi. Matitigil sa pagsagot si Boy. Makakarinig sila ng mayabag na hindi pantay, palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag. Pagkuway, makarinig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Ina,
paungol. Oh, sino yon? Tiyo Simon. Ako hipag kung... Padabog-dabog natutunguhin ang babae ang pinto at bubuksan iyon. Mahahantad ang kaanyuan ni Tiyo Simon. Nakangiti ito. Tiyo Simon. Maari bang pumasok na ulinigan kung tela may itinututol si Boy? Boy. Ayaw ko magsimba, Tiyo Simon. Maiiwan ako sa'yo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Ina, yan ang itinututol ng pamangkin mo, Kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tiyo Simon, hingingiti at paika-ikang papasok sa loob. Hahawakan sa balikat si Boy. Tiyo Simon, kailangan ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako ay maghintay kayo at ako'y magbibihis, magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tiyo Simon. Kahit hindi makakibo ang ina at napamangha rin. Tatalikod na si Tiyo Simon at lalabas. Maiiwang natitigilan ang dalawa. Pagkuway, babaling ang ina kay Boy. Ina, nakapagtataka. Ano kayang nakain ng amain mong iyon at naisip sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Boy, kung sasama po si Tiyo Simon, sasama rin ako. Ina, ayun, kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain? At kung hindi, eh, hindi ka rin sasama? Pero mabuti rin yan, mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon ng iyong ama na hindi, na isa ring... Mapapayuko ang babae, papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. Ina, namatay siyang hindi man lang nakapagpahisos kasi matigas ang kalooban niya sa pagdalikod sa simbahan. Pareho silang magkakapatid. Sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway, nakarinig sila ng hindi pantay na yabag. At ilang sandali pa ay sumungaw na ang mukha ni Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahirin ng babae ang kanyang mukha. Pasasayayin ito at saka tutunguhin ang pinto. Ina. Siya nga pala, magbibihis din ako. Nakalimutan ko kasi. Diyan muna kayo ni Boy, Kuya. Lalabas ang babae at si Tiyo Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang supang na roon. Pabuntong hiningang umupo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Tiyo Simon, maghihikab. Iba na ang tumatanda talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan at... Biglang matitigil nang mapansing ang tinitingnan ng bata ay ang kanyang mga kapansanang paa. Matatawa. Boy, bakit napilay po kayo, Tiyo Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iyay parusa ng Diyos? Tiyo Simon, matatawa. Sinabi ba ng Mama mo yun? Boy, oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba? Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... Tiyo Simon, mapabuntong hininga. Hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Boy, pero yun ang sabi ni Mama, Tiyo Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tiyo Simon? Tiyo Simon, may mga bagay, Boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipaalam sa iba sa pamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, Boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Boy, kaya ka
makasasama sa amin ngayon, Tiyo Simon? Tiyo Simon. Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makabubuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin yun at hindi ako naging maligaya. Titigil si Tiyo Simon sa pagsasalita na wari biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingaw-ngaw ng tinutugtog na kampana. Magtatagal ng ilang sandali pagkuha ay titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbuntong hininga si Tiyo Simon. Titingnan ang kanyang mga kapansanang paa. Tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Tiyo Simon. Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, Boy, natutunan ko ang tumalikod. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Moham at ako'y nananalig sa pilosipiyang pinapanaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya, Boy. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Boy. Ano ang nangyari, Tiyo Simon? Tiyo Simon. Lalo akong naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Boy. Ano yun, Tiyo Simon? Uunat sa pagkakaupo si Tiyo Simon at dudukot sa kanyang lukbutan, maglalabas ng isang bagay na makilala sa isang sirang manikang maliit. Tiyo Simon. Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya, nadurog ang kanyang isang binti, namatay ang bata, namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako noon ay naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit, kaya nakuha ko ang manikang ito at noon ay tangang mahigpit ng namatay na bata. Nawaring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Boy. Nakamulagat. Ano pang nangyari, Tiyo Simon? Tiyo Simon, kinuha ko nga ang manika, Boy, at noon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang tamputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata. Sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto, ngiting tila ba nanalig na siya ay walang kamatayan. Pagbubuntong hininga ni Tiyo Simon, samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy, muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog, pagkuhay titigil, muling magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Tiyo Simon, mula noon, ako'y nag-iisip na, Boy. Hindi ko na makalimutan ang pangyaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi inihiwalay sa aking katawan. Bilang tagapag-alalang lagi sa akin ng matibay at mataus na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan, ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano pananalig. Nang sa anong bagay, lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna ng mga kasawian, upang may kapitan siya kung siya ay ginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Mahabang katahimikan ang maghari, pagkuway narinig ang matuling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Ina, dayo na, baka wala na tayong datnang misa.
Hinahanap ko pa kasi ang aking dasalan kaya ako natagalan. Tayo na, boy! Kuya! Boy, paluksong-luksong tunguhin ang pinto. Tayo na, mama! Kanina pa nga po tugtog ng tugtog ang kampana. Tayo na. Tiyo Simon, baka tayo mahuli. Tayo na. Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto. Lalong magiging madalas ang pagtugtog ng kampana, lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing.